So what's up sa inyo mga kaloko? So sa video na ito ay kukwento naman natin ang buhay ni Franco. Kung bakit nga ba pinarusahan si Franco ni Kadita? Bakit nga ba kinalaban ni Franco si Aurora? At bakit nga ba galit na galit si Franco kay Bean? Ano kaya ang kwento sa likod ni Franco? Sino rin ba yung kasintahan dito ni Franco na nagtraidor sa kanya? Paalamin natin yan sa video na ito. Kaya bago natin simulan ng video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, isubscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganun. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Isang kilalang mandirigma si Franco na bata pa lamang siya ay pinangarap niya ng maglakbay sa buong katubigan sa lanok doon. Nasa pagtungtong ng tamang edad ay sinimulan na niyang buuin ang munting barko kasama ng mga kaibigan niyang sumusuporta sa kanyang pangarap. Sa paglipas ng mga araw ay mabusisi nilang binuo ang barkong gagamitin nila sa paglalakbay na umabot nga ng 2 taon upang matapos ang barkong ito dahil na rin sa napakahirap humanap ng kahoy na gagamitin upang magawa ang barkong ito. Hanggang nga sa dumating na ang araw na nabuo na nila Franco ang barkong gagamitin nila. Kasabay nito ang kanilang pagdiriwang dahil nga sa nagtagumpay sila na mabuo ang barkong ito. Masaya silang nagkwentuhan at nagdiwang, napakaraming alak dito ang kanilang binuksan. Uminom sila na parang wala nang bukas. Isang araw bago sila maglakbay sa karagatan ay nakilala ni Franco ang isang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Isang napakagandang babae na may maaamong mukha na kinababaliwan nga ni Franco. Kalaunan nga ay nagkamabutihan silang dalawa at naging magkasintahan sila. Sa pagtatanong din ni Franco dito ay pumayag nga itong sumama kay Franco na lakbayin ang karagatan dahil sa ipinangako ni Franco na hahanapin niya ang kayamanang matatagpuan sa pinakasentro ng malalakas na buhawi sa katubigan. Dumating na nga ang araw ng kanilang paglalakbay na ang hinihintay na lamang ni Franco ang kanyang kasintahan na halos kanina pa nila hinihintay. Magdamag silang naghihintay, halos umabot na nga ng kalahating oras ngunit wala pa ito. Naisip na lamang ni Franco na baka nagbago na ang isip nito. Kaya naman kahit masama ang nararamdaman ni Franco ay ipinag-utos niya nga dito na simulan na nila ang kanilang paglalakbay. Ngunit bago pa sila makalayo ay isang pamilyar na boses ang narinig ni Franco. Nang gagaling nga ito sa taong kanina niya pa hinihintay. Dali-daling ipinatigil ni Franco ang barko at pinasakay nga dito ang kanyang kasintahan. Sabay yakap dito ng napakahigpit na parang wala nang bukas. Ang buong akala kasi ni Franco ay hindi na ito sisipot. Pero nandito na nga siya, nasa piling na ni Franco. Nagsimula na ang kanilang paglalakbay. Nasa daan pa lang ay napakarami ng pagsubok ang kinaharap nila Franco. Nandiyang malalakas ang mga alon. Nandiyan rin na aatakin sila ng mga higanting pugita. At ang madalas na mangyari sa kanila ay makipagsagupaan sa mga piratang nadadaanan nila na nagiging dahilan nga upang depensahan rin nila Franco ang kanilang sarili. Naging daan ang mga karanasang ito upang lalo maging batak sa pakikipaglaban sila Franco na sa paglipas sa mga taon ay parabang sanay na sa pakikipaglaban sila Franco. Natutunan na rin dito ni Franco gamitin ang kanyang hook na madalas niyang gamitin sa paghuli ng malalaking isda na kanilang pinagsasaluhan. Kapansin-pansin dito na habang nakikipaglaban at ipinagtatanggol nila Franco ang kanilang barko ay parabang sanay na ang kasintahan dito ni Franco na halos walang bahid ng takot sa kanyang maaamong muka kapag nilulusob sila ng mga pirata. Ang buong akala ni Franco ay nasanay na nga ito dahil sa madalas silang atakihin ng mga pirata. Hanggang sa isang sigaw na mula sa kasamahan ni Franco ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Franco. 4 na malalaking buhawi ang sasalubungin nila at huli na ang lahat upang ilikupa ang barko. Kaya naman sinigawan ni Franco ang mga kasamahan niya na kumapit ng mabuti. Kasabay nito ang pagyakap ni Franco sa kanyang kasintahan. Tumaas ang mga alon na halos palubugin ang kanilang barko. Malalakas na hangin ang kanilang naramdaman na parang nag-aalburuto nga ang karagatan sa kanila. Isang imahe ang nakita ni Franco.
imahe ng diyosa ng karagatan na kinatatakutan ng mga mandaragat, ang balitang kinatatakutan sa karagatan na walang iba kundi si Kadita. Pinarurusahan nga sila ni Kadita na kayang kontrolin ang katubigan at palubugin ang mga barkong daraan sa kanyang teritoryo. Galit na galit dito si Kadita, gustong gusto niyang palubugin ang barko nila Franco. Kaya matinding galit ang ipinairalin sa karagatan na siyang nagpawala ng malay ng mga taong nasa barkong iyon. Nagising na lamang sila Franco na nasa harap na sila ng isang isla. Ang barko naman nila ay hindi gaanong napinsala dahil sa napakatibay nga ng pagkakagawa nila nito. Hinanap ni Franco ang mga kasabahan niya at ligtas naman ang mga ito, pati na rin ang kanyang kasintahan. Kaya naman upang ayusin ang kaunting sira ng kanilang barko ay minabuti na lamang nila Franco na dumaong muna sa islang natagpuan nila. Ngunit sa pagbaba pa lang ni Franco ay napansin niya na ang kumikintab na bagay na parang kakaiba ito. Dali-dali niya ditong nilapitan ito at nagulat dito si Franco sabay sigaw ng ginto nga. Tuwang-tuwa noon si Franco at tinawag niya nga dito ang mga kasamahan niya. Kasabay nito ang kanilang pagdiriwang na pati ang kasintahan dito ni Franco ay tuwang-tuwa. Napakaraming ginto ang kanilang nakita. Ang iba pa nga dito ay lubhang napakalaki at napakabigat na halos nga hindi na mabuhat ng 5 tao. Kaya naman inunti-unti na lamang nilang buhati ng mga ito at inilagay sa kanilang barko. Ang kayamanang matagal na nilang hinahanap ay sa wakas nasa kamay na nila. Maraming bagay ang kanilang naiisip na pwedeng gawin sa sobrang dami ng kayamanang iyon. Na habang pinag-uusapan nila kung paano nila gagastusin ang mga gintong iyon, ay nagsimula na nga rin silang uminom na inalok nga ng kasintahan dito ni Franco. Nagsimula na nga silang mag-inuman sa barkong iyon habang nag-uusap hanggang nga sa halos magdilim ang kanilang paningin. Hindi pa naman sila lasing pero bakit ganoon ang nangyayari sa kanila? Isa-isa na silang bumabagsak at nakakatulog hanggang si Franco naman ay nakatulog na rin. Nang muli nga sila ditong magising ay wala na ang mga kayamanan. Wala na ang malalaking ginto. Wala na ang lahat ng kayamanang pinaghirapan nilang buhatin. Kasabay nito ang pagkawala rin ng kasintahan ni Franco. Doon na lamang napagtanto ni Franco na matagal na pala siyang niloloko ng kanyang kasintahan na ang buong katotohanan na nga ay nalaman na niya. Bagay na ikinagalit ang husto ni Franco. Dahil ang kanyang kasintahan ay tauhan pala ni Bane na planong nakawin ang bawat kayamanang mahahanap ni Franco. Galit na galit si Franco sa kanya. Kaya naman nagdesisyon silang maglakbay upang hanapin ang barko nila Bane hanggang sa mapadpad sila sa malayelong lugar na ang kanilang barko ay hindi na makapaglakbay dahil na rin sa sobrang lamig doon at mabilis na binabalot ng yelo ang katubigan. Kaya naman halos hindi na makagalaw ang barko dito nila Franco. Kaya naman nagdesisyon na lamang sila Franco na manatili sa lugar na iyon upang pahupain ang pag-ulan ng yebe sa pagbabaka sakali na rin natitigil rin ito. Ngunit lumipas ang 1 linggo na nasundan nga ng 1 buwan at naging taon pa nga. Walang nangyayari. Patuloy pa rin ang pag-ulan ng yebe. Kaya naman minabuti na lamang nila Franco na manirahan na lang sa lugar na iyon at gumawa nga ng bahay gawa sa yelo. Dahil nga sa wala naman sila makitang pwedeng gamitin doon na pwedeng panangga ng lamig. Sinimulan na rin nila ditong bakbakin ang mga kahoy sa kanilang barko. Dahil na rin sa sobrang lamig ay kailangan talaga nilang magpainit ng katawan. Ginamit nga nila ang mga kahoy na ito upang panggatong at mapainit ang kanilang katawan sa sobrang lamig ng lugar na iyon. Hanggang sa napagtanto dito ni Franco na kailangan niyang gumawa ng paraan upang mailigtas sila. Kaya naisip ni Franco na maglibot-libot sa lugar na iyon upang humanap din na makakain. Baka may iba pa silang pwedeng kainin sa lugar na iyon dahil ang kanilang pinagtsatsagaan ngayon ay mga isda. Sa paglilibot na iyon ay nakita ni Franco ang isang palasyong pagmamay-ari ni Aurora. Na dito nga ay sinubukang linlangin ni Franco itong si Aurora sa pagbabaka sakaling pwede niya masakop ang kanilang lugar. Pero nabigo siya. Lubhang napakalakas nga ni Aurora at kaya niyang gumamit ng mahika. Bagay na hindi alam ni Franco.
Kaya naman, pinagtiyagaan na lamang nila Franco ang lugar na iyon na kalaunan nga ay nasanay na rin sila sa temperatura. Nakagawa na rin sila ng paraan upang makagawa ng kanilang baluti na ginagamit nila upang makontra ang lamig. Lumipas pa ang ilang taon ng kanilang paninirahan sa lugar na iyon at isang barkong napakalaki ang paparating sa lugar na iyon. Natanaw iyon ni Franco at naisip niya ditong maililigtas na sila sa lugar na napakalamig na iyon. Pero nagkakamali pala dito si Franco. Barko pala iyon ni Babaeng. Dito ay nagbalik ang mga alaala ni Franco, ang katraydoran na ginawa ng kanyang kasintahan. At nakaramdam nga dito si Franco ng init ng katawan dahil sa matinding galit na nararamdaman niya, lalo na nang makita niya ang dati niyang kasintahang umaakbay kay Bean. Sa sobrang galit ni Franco ay nagawa niya ngang itaboy si Bean na kilalang kinatatakutang pirata. Nag-umapaw ang galit ni Franco na parang halimaw sa sobrang bangis. Kaya naman naging daan ito upang mapaatras ni Franco ang grupo ni Bean, na kinabiliban naman ng mga kasamahan ni Franco. Mula noon ay nanatili na lang sila Franco kasama ng mga kasamahan niya sa napakalamig na lugar na iyon at kinalimutan na nga ang paglalakbay sa karagatan sa takot na maulit-ulit ang mga nangyari sa kanila. Heto nga ang fan-made kwento natin ni Franco. Nagustuhan mo rin ba ang kwentong ito? I-share mo na yan mga kaloko. At kung may gusto ka pang ipakwento dyan na hero na bitin yung kwento nila sa Mobile Legends, ay i-comment mo lang yan below mga kaloko. At gagawa natin yan ng fan-made story. Salamat ulit sa patuloy na pagsuporta, mga kaloko.